Sa kabila nga po ng bagsak na standings ngayon ng Portland Trail Blazers, desidido para naman nga po si Damian Lillard na makapasok sa playoffs. Yan naman ang ating unang balita na susundan ko na rin ng istoryang manipis nga daw talaga ang tawagan ngayon ng mga referee. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang hihimatayin pa si Coach Darvin Ham dahil kay Anthony Davis at ang balitang Lakers is back sa inaasahang pagbabalik muli ng isa pa sa kanilang superstar. Kaya mga idol, tara, umpisahan na natin to. Mga idol, ang video nga pong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet kung saan dito nga po ay pwede kayong tumaya sa mga pinakamainit, exciting at pinakainaabangang laban sa NBA gaya na lamang ng Lakers, Milwaukee Bucks at Warriors. Easy lang mag-register, pindutin lang nga po ang link na nasa comment section at huwag kalimutang ilagay ang ating promo code para makakuha kayo up to 7,000 pesos na bonus sa inyong first deposit. Pwede rin nga po niyong gamitin ang inyong GCash account para makapag-deposit at makapag-cash out. Kaya mga idol, tara, mag-register na. 23 wins, 25 losses. Yan nga po ang kasalukuyang record ngayon ng Trailblazers kung saan nakaupo nga sila ngayon sa ika-12 sa Western Conference. Kaya kung sakali man nga pong mag-umpisa ngayon ang playoffs, siguradong hindi nga sila dito makakapasok. Bukod nga po dyan, hindi rin naman nga ganun kagandahan ang ipinapakita ng kanilang mga nakalipas na laro sa pagkakaroon lamang nila ng 4 wins, 6 losses sa record sa kanilang huling 10 laban. Ngunit sa kabila nga yan, hindi para naman nga nagpapaawat ngayon si Damian Lillard sa kanyang kagustuhan na umabante pataas. Sa katunayan, literal nga pong binubuhat nito ngayon ang buong Portland Trail Blazers sa pag-average niya ng 30 points per game. Nakapagdala rin naman siya ng 60 big points sa kanilang huling pagkapanalo kontra sa Utah Jazz. Kaya kitang-kita nga po ngayon kung gaano talaga kadesidido si Lillard na manalo at makaangat sa standing. Samantala, pumunta naman tayo dito sa ating susunod na pag-uusapan sa balitang manipis nga daw talaga ang tawagan ngayon ng mga referee. Marami nga po mga idol na mga fans ng liga ang nagre-reklamo na ngayon sa mga referee gayong marami nga po mga maling tawag ang nagagawa nito sa loob ng court na siya nga nakakasira nga daw sa mga laro. Bukod nga po dyan, manipis rin naman nga po ang ilan sa kanilang mga ginagawang tawag katulad na lamang nang nangyari kay Stephen Curry kung saan napatalsik nga daw ito sa huling segundo ng laro ng Warriors at Memphis dahil lamang sa paglabas nito ng kanyang emosyon. Kaya marami nga pong kumwestiyon sa naging tawag dito ng mga referee lalo pat na sa crucial moment nga sila. Ngunit para nga po sa hindi dyan nakakaalam at para na rin naman sa inyong kaalaman, matagal na nga talagang pinagbabawal ng NBA na magtapo ng kahit anumang bagay sa loob ng court o di kaya sa mga nanunood ng kanilang laro. At kapag ginawa nga nila yan, siguradong automatic tanggal nga po ang itinatawag sa kanila ng mga referee at kung mamalasin pa, pwede pa nga po silang mapatawa ng multa. Samantala, pumunta naman tayo dito sa ating pangatlong storya sa balitang hihimatayin pa nga daw po si Darvin Ham dahil kay Anthony Davis. Bagamat man nga po mga idol, walang masamang nangyari kay Anthony Davis matapos matapilok ang kanyang paa sa kanilang laro kontra sa San Antonio Spurs, hindi para naman nga po naiwasan ng head coach na si Darvin Ham na mag-alala at mangamba sa nangyari sa kanilang superstar. Sa katunayan, inamin nga po nito mismo sa harapan ng media na muntikan pa nga po siyang himatayin nang malandingan ni Anthony Davis ang paa ni Zach Collins sa second quarter. Mabuti na lamang mga idol, wala rin naman ngang nangyaring masama sa kanyang superstar. Kaya nakahinga-hinga nga ngayon ng maayos. Pero syempre sinabi pa rin naman nga po ni Coach Darvin Ham na magpapatuloy pa nga po ang paglilimita sa playing time ni Davis sa kanilang susunod na laban. Hindi rin naman nga nila pwedeng biglain ngayon gayong kababalik pa na nga ito. Isa pa mga idol, ibinulgar na rin naman nga po ni Coach Darvin Ham pagkatapos ngang makompletong muli ang kanilang original na Big 3 na binubuo ni na Davis, Westbrook at LeBron, ay meron pa nga po silang isang player na inaasahang magbabalik sa kanilang team sa mga susunod na araw at eto nga po ay walang iba kundi si Looney Walker IV na magandang
magandaan na ang kalagayan ngayon kaya siguradong madadagdagan pa nga pong muli ang puwersa ng Los Angeles Lakers na maaari nilang samantalahin upang tuluyan silang makaangat sa standings ng West. So that's it for today's video, mga idol, natin pinag-usapan ngayong araw na ito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na, pindutin ang notification bell sa akin channel. I-follow nyo na rin, bisitahin ang ating Facebook page, J-Zone TV. Shoutout muna sa lahat ng laging nakaantabay dyan na mga taga Calabanga, Camarines Sur at sa lahat ng solid J-Zone TV na mga taga Cavite.